Fresh na siyan. Teka, selfie muna tayo mga mami. Ganun! Ayun! Ang ganda naman ng case mo! Ay, thank you, Mamshi! Kami po yan ang boyfriend ko. Customized po yan. Ay! Kasi yung sa akin, din naman po. Oo nga. Plain and simple. Walang ka aber-aber. Saan ba pwede nga pagpagawa niya? Mamshi! May gusto magpagawa ng customized phone case sa'yo. Ito oh, si Mamshi Susan. Oo, yun niya. Si Eunice po. Ay, Eunice! Gusto ko yung ano, cellphone case. At saka meron ka ba, Eunice, nung ano, yung acrylic glass na may wooden frame? Yes po, Mami Susan. Kaya-kaya lahat yan. Ah, talaga? Sige ha. Thank you yan. Excited much! Cellphone case, mug, acrylic glass. Yes, mga mamshi, lahat ng yan ay hand-painted. Ang may-ari ng talentadong mga kamay na may gawa niyan, ang millennial mamshi, entrepreneur na si Eunice. Sa pamilya po kasi namin, yung tita ko po, yung papa ko, magaling din po mag-drawing. So parang na-inspire din po ako sa kanila. Na-start po yung hilig ko sa arts nung grade 3 or grade 4. Nag-join na po ako sa poster making, slogan making. Nag-start po ako mag-mural painting nung grade 5 po ako. Tapos yun po, nagtuloy-tuloy na po hanggang high school. 4 times po atang champion sa, ano, sa poster making. Nagtrabaho siya bilang manager at chalkboard artwork artist ng 3 taon sa isang ice cream parlor sa San Juan City. Hanggang sa nabuntis siya noong 2017, kaya kinailangan niya munang magpahinga pansamantala. Dahil taong bahay, naghanap ng pagkakaabalahan si Eunice at doon niya naisip na ituloy ang kanyang hilig sa pagdodrawing at pagpipinta. Nag-start po ako sa akin lang muna po. Nakita ko po yung mga lumakon sapatos. So nag-try po ako mag-paint. Lahat po ng sapatos namin dinrawingan ko. Tapos pinost ko po sa Facebook, sa Instagram. Ang dami pong nakapansin, ang dami nakakita na, uy, bakit di mo gawing business? Bakit di mo ibenta? Kasi ang ganda. Dito na siya nagsimulang magnegosyo. Hindi na rin niya kinailangan mamuhunan ng malaki dahil meron na siyang mga gamit. Bukod sa hand-painted shoes, gumawa na rin siya ng customized planner, wedding invitation, tote bags at mugs. Hindi man regular ang pasok ng pera. Malaking bagay daw na kumikita si Eunice kahit nasa bahay lang siya. Sabi ko po, titigil ako ng work pero hindi ako titigil tumulong at mag-provide ng hanggat kaya ko sa family ko. Tinuloy niya ang pagtanggap ng commissioned works hanggang sa nakapag-ipon siya ng 30,000 pesos bago siya manganak. Mga mamsi, gusto niyo din bang matutunan kung paano ginagawa ang mga ito? Sagot ko na kayo. Ang unang step po, i-drawing niyo po yung line portrait ng picture ng client niyo po. Then pagka-drawing, ipitrace niyo po siya sa phone case. Kailangan niyo po siya ang patuyuin. Magpipaint na po tayo. Gamit ang acrylic paint. Mas okay kung super detail na brush po yung bibili natin para po pati po yung buhok, yung pinakadulo ng daliri, malagyan po natin ng paint. Pagkatuyo po na, lalagyan naman po natin siya ng quick UV resin. After po nito, paglagay po natin sa likod ng paint, gagamitan po natin siya ng UV light. Gagamitin po natin to para matuyo yung UV resin. Mami Susan, gawa na po ang inyong hand-painted phone case and acrylic glass painting made just for you. Aba, kalain mo naman talagang akong ako ito. Wala lang mukha. Mm-mm, pero nakuha naman yung pearl. I like this. Thank you, Eunice. It's so me. Ang ganda nito. Ano to? Tingnan natin nga kung anong gift na to. Ah? Ba naman, sino to? Ha? Ang cute naman! Ay, this is nice. Ang ganda naman, Eunice. Alam mo, ang tagal na itong biyaheng ito, ah. Ang ganda nito. I like this. Ito, so, di-display kong ganyan. Hi! Natuwa ako dito. This is very nice. I like this. 300 to 450 pesos sa mga personalized hand-painted cellphone case ni Eunice. Habang ang acrylic glass painting with wooden frame naman, mabibili ng 400 to 600 pesos. Para masulit ang gasto sa costing ng materials, by bulk o bultuhan daw kung bumili ng materyales si Eunice. Tumatanggap naman siya ng orders bago magsimula ang paparating na buwan. Kapag puno na ang slots for this month, next month na pwedeng magpagawa. At take note mga mamshi, puno na ang slots niya for this year.
sa December na ulit siya tatanggap ng orders pero para sa susunod na taon na ang mga ito. Antaray mo naman, Ma'am Shi Eunice. Advanced kung advanced! Naghanap po ako ng ways kung paano ko po i-promote yung artwork ko na wala akong binabayarang ads. Yung word of mouth lang po talaga ng mga kaibigan ko, yung mga taong naniniwala sa akin yung nasa paligid ko. Nag-e-edit po ako ng video, then pinopost ko po sa TikTok. Yun po yung isang sobrang malaking tulong sa page ko, yung sa TikTok ko. Sobrang nag-viral po kasi siya. Meron na po akong isang video na merong 1M views, 300 views. Ang natatanggap na swerte ni Eunice ngayon, pagbawi raw siguro sa kanya ng kapalaran matapos ang sunod-sunod na dagok na naranasan niya noon. After po ng bagyong Ondoy, nasunugan po kami. Dahil nga po bumagyo ng Ondoy, wala pong kuryente, kawawala lang din po ng tubig, tapos hirap pa po sa daan yung pagpunta ng bombero, so wala po talagang na-save. After po noon, nakalipat na po kami sa ibang bahay. Pauwi po ako ng bahay. Malayo pa lang po ako, nakita ko na po yung usok. Tapos hanggang sa palapit ako ng palapit, nakita ko po, nasusunog po ulit yung bahay namin. Paumpisa pa lang po ulit. Tapos, mag-uumpisa na naman. Paano magsisimula ulit? Masakit po, pero sa family po kasi namin, ako yung parang pinaka-head. So, kailangan maging strong para sa kanila. Kahit na noong nagsisimula pa lang sa negosyo, tuloy-tuloy pa rin daw ang pagpasok ng mga problema. Dahil babasagin po yung mga artwork ko. So minsan po dadating kay client, basag. Syempre po masakit sa puso na yung artwork na pinaghiraman ko ng ilang gabi na basag lang sa shipping. Hindi ko naman po siya hahayaan na makuha nila ng ganun lang. Uulitin ko po siya. Mababawasan po yung kita nyo, pero yung trust po ng client naman yung magigain nyo, then babalik at babalik sila kasi nakita ka po nila kung paano ka mag-service. Dahil sa pagpuporsige, ang dating sanay sa wala, ngayon may regular ng kita. Umaabot daw ng 40,000 hanggang 50,000 pesos kada buwan kung peak season tulad ngayong magpapasko. Mas malaki pa raw dahil in demand ang mga produkto niyang pwedeng pangregalo at pamasko. Nag-ipon po ako ng unang-una yung printer po na malaki, then cutter. Nasa 30,000 po siya. Yun po yung unang-una ko pong nabili. Gusto ko po magkaroon ng physical store someday. Ang stay-at-home mom nyo, lagi nang may quality time kay baby, hawak pa ang oras niya. Kaya payo niya sa mga kapwa Ma'am Shi na gusto rin kumita kahit nasa bahay lang. Hanapin nyo lang po yung passion nyo, yung gusto nyo po talagang gawin. Kasi kung yung passion nyo po yung gagawin nyo, never nyo pong mararamdaman yung pagod. Katulad ko, siguro pagod physical, pero sobrang na-enjoy ko po kasi talaga. Sobrang dami pong ideas na pumapasok, sobrang dami ko pa pong gustong gawin kasi nandito po ako sa linya na gusto kong gawin. Ika nga, choose a job you love and you'll never have to work a day in your life. Gawing kabuhayan ang angking husay at talento. Hindi ka lang kumikita, masaya ka pa sa iyong ginagawa.